Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah tayo po ngayon ay nasa yung paksa natin tatalakayin ngayon ay tayo ay nasa 14 na hadith na. Ano po? Gawa nang mayroon tayong quarantine at bawal yung pagpupulong-pulong ngayon dito sa Saudi Arabia dahil pinagbabawal po at yung mga papansin yun, dito, nandito ako sa bahay ngayon at wala sa Al-Istirahan Iqra kung saan doon ay pinagadausan ang aming lecture palagi tuwing Sabado ng gabi. At alhamdulillah, ganun pa man, kahit wala yung pagpupulong-pulong, wala yung mga ikhwa, wala yung mga kapatiran, ano po, pagpapatuloy pa rin natin ating klase at tulad natin nabanggit, tayo ay nasa 14 na hadith ngayon at napakahalaga po ng ating paksa sa mga sandaling ito. Napakaganda po ito. Ito ay hadith ni Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya, An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yahilu damu mri'in illa bi ihda thalath, at-tayyibu az-zani, wan nafsu bin nafs, wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ayon sa pinakamalapit na kaulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahil, hindi halal ang dugo. Ano po? Hindi halal ang dugo ng isang tao maliban na lamang sa tatlo. Maliban na lamang sa tatlo. Ikaw bilang isang Muslim, kung mayroong kapatid na Muslim, hindi mo siya maaaring saktan. Hindi mo siya maaaring saktan sa dila at sa kamay. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Muslim, sabi niya, ang Muslim siya naligtas, man salim al-Muslimuna biyadi, man salim al-Muslimuna bilisanihi wa yadi. Sino man ika ang magigligtas ang mga Muslim, ligtas ang mga Muslim sa kanyang mga kamay at dila. Ibig sabihin, ligtas saan? Ligtas sa paninira, ligtas sa pangaapi, pananakit, yung pagsisinungalingan mo siya, ano po, ba, ganun po ang kalagayan ng isang Muslim, maliban sa tatlo. Maliban sa tatlo. At mga kapatid, bago natin talakayan ito, yung hadith na sinabi natin kanina, ng isang Muslim, ligtas siya, ligtas ang isang ang mga Muslim, sa kapwa niya Muslim sa pamagitan ng kanyang kamay at dila. Yung kamay, yung pagpatay, pananakit, saktan mo siya, bawal po yun. Hindi mo maaari saktan ng iyong kapatid sa pamagitan ng susuntukin mo siya, susugatan mo siya, bawal po yun sa Islam, mga kapatid. Ano po? At sa dila naman, yung paninirang puri sa kanya at pag-aalipustangan sa kanya, bawal po yun. Ang tanong, paano halimbawa, Sheikh, kasi may tao naguguluan eh, ano sa akin, kumbaga nakikipagtalo, sabi raw, ang paninirang puri, ano po, halimbawa, sa pag-aasawa, may mga bagay, mga kapatid, na yung paninirang puri ay pwede. Tandaan po natin yan. Hindi papasok sa hadith na ating tinatalakay. Hindi po ba ang paninirang puri ang panlilibak sinasabi sa bilang Quran? La yagtab ba'dukum ba'da. Huwag magsiraan ang bawat isa sa inyo. Ano po? Kabilang sa mga bagay na maaaring pengtulutan ang giba, yung taong hindi siya matawag na giba. Halimbawa, may tao nagtanong sa iyo. Ano po? Nagtaong nagtanong sa iyo. Sasabihin niya, "Ya Sheikh o ya Ustad, kapatid, kilala niyo po ba si ganito, si ganito?" Hindi mo kayang ipaliwanag kung sino siya. Hindi mo alam yung pangalan niya. Ngayon sasabihin mo, Sheikh, yung maitim halimbawa, o yung payat, o yung mataba, yung mahaba yung buhok. Sasabihin mo sa kanya yun. O di kaya meron siyang, sabihin natin sa kanya, tawag rito, meron siyang, ano, yung nakasalamin. Halimbawa, mga ganun bagay, tinanong mo siya, yung pangit, no? Gagano ka? Yung, ano, yung payat, pwede po sa Islam yun. Hindi mga tao nag-iba yun. Kasi, dumarating yung pagkakataon na tinutulungan mo siya. Kabila rin sa hindi ba tao nag-ibap, yung pagsisiwalat sa kamalian ng isang tao. Sa madla, yung may ginagawa siyang hayagang kasalanan. Ano halimbawa natin yung pagnanakaw? Hayagan siya nagnanakaw. Kapag hayagan ang pagnanakaw niya, walang problema. Nasabihin mo sa mga tao yung tao na yung nagnanakaw. Bakit? Kasi yung ginagawa niya hayagan. Pero kung ang ginagawa ng isang tao ay palihim, mga kapatid, tulad ng natalakay natin ito, halimbawa siya ay umiinom ng alak ng palihim. Ano po? Palihim siya umiinom ng alak. O di kaya nagsisigarilyo siya ng palihim. Hindi mo kailangan ipag
ipagmadla ang kanya ginagawa. Kasi palihim niya ito ginagawa. Pagtakpan mo siya, papasok tayo sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, man satara al-musliman, satara Allah yawm al-qiyamah. Sino man ika, ang pagtakpan niya ang kanyang kapatid, pagkatakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yun ang tinutukoy, mga kapatid, no? Unawaan natin ang pagtakpan ng kapatid, kailan siya maaaring pagtakpan? Kapag gumagawa siya ng kamalian na siya lamang ang nakakaalam. Halimbawa pa nito, yung panonood ng mga ipinagbabawal o nakikinig siya ng mga bawal, ng haram, nakikinig siya ng musika, nakikinig siya ng siya nag-isa lamang. Tapos alam mo na ikinig siya. Alam mo yung kamarihan niya, alam mo yung kasiraan niya, pero pinagtatakpan mo siya. Bakit? Bakit mo siya pinagtatakpan? Sapagkat ang ginagawa niya ay palihim. Ayaw niyang malaman ng mga taong kanyang ginagawa. Ngunit kapag hayagan ang ginagawa, yung paninira, no? Yung pagpatay, at la ilaha illallah, pagpatay, yung pagnanakaw, hayagan siya na gumagawa ng haram, walang problema na ipasa publiko ang kanyang ginagawa. Gayun din sa pag-aasawa, no? Hindi ito matawag na giba. Paano yung halimbawa natin dito, may isang tao na gusto mag-asawa, tapos tinanong ka, tatanungin, ano ba yung trabaho, ano ba yung ugali ng brother na yun, o ng sister na yun? Ngayon, sasabihin mo ugali niya, ah, si sister, ganito, hindi nagsasalin, doon beses isang araw. Giba ba yun? Hindi giba yun. Ah, si sister, ano yan? Tawag rito, maraming ginagawa yan, ganito. Hindi, giba yun. No? Bakit? Ngunit yung tatanungin mo, yung tao nakakakilala sa kanya, kung alam yung ginagawa niya. Ano po? Halimbawa, yung magulang niya, o yung kaibigan niya, malapit sa kanya, hindi matawag na giba yun. Kung ang tao niya, madaldal ba? No? Chismosa ba? Chismoso ba? Mapagsamantala ba? Sasabihin mo yon sa isang taong gusto mag-asawa, hindi sa sinisiraan mo siya. Bakit gusto mong maging maayos siya? Sapagkat mga kapatid, ang pag-aasawa ito ay ibada. Pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aasawa ito ay uri, isang napakalaking pagsamba nito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka nag-asawa? Dahil upang ang layunin mo, malayo sa tukso. Malayo sa tukso kung bakit ka nag-asawa, hindi ba? Ngayon, kung mapapakasalan mo, hindi mo kilala. No? Siyempre, tatanungin mo yung nakakilala sa kanya. Yung tao ba yan, mabuti ba? Nagkasala ba lang beses isang araw? Nagkasala ba yan sa masjid? Maganda ba yung ugali niya? Maganda ba yung pakito niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan? Ito dapat yung tinatanong sa isang mag-aasawa. No? Kapag ang tao naman nag-aasawa para sa pera lamang, halimbawa, di kaya mapagsamantala, may mga ganyan tao, mga kapatid, yung nag-aasawa, para ang niyad nila para sa pera, nag-aasawa dahil ito, milyonaryo ito. Partikular dito sa Saudi Arabia, maraming ganyan mga tao, yung ibang lahi, sinasamantala ang kabutihan ng iba. No? Tapos iiwan naman. May asawa sa Pilipinas, dito may asawa rin. Well, ayad wala. Anyway, hindi yun yung topic natin, ngunit pasok rin dito, dahil nabagit natin yung ligtas ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang kapatid na Muslim sa pamamagitan ng kanyang kamay at dila. Sabi rito, لا يحل الدم رئين مسلم إلا بإحدى ثلاث. Hindi magiging halal, kailanman ay hindi magiging halal ang dugo ng kapwa Muslim sa kanyang kapwa Muslim maliban sa tatlo. Ano po? Maliban sa tatlo. Ano ito? At-thayyib az-zani. At-thayyib az-zani. Sabi rito, sabi ni Prophet, bago yan mga kapatid, yung thayyib az-zani, sabi rito, yung tao na may asawa na nakagawa ng pangalo niya. Papaliwag natin yan. Yung tao may asawa na nakagawa ng pangalo niya, one nafs bin nafs, at yung may buhay sa buhay. Kapag nakapatay ka, ang kapalit yun ay buhay. Yan ang batas ng Islam. Wattariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a. At tarik li dinihi, sabi rito, yung iniwan ang kanyang pananampalataya. Ngayon, nabasa natin ang kaulugan ng hadith, ang salin niya, ngunit ipapaliwag natin ito. Dahil kailangan mo itong maunawaan ayon sa pagkaunawa ng mga masyayikh natin, hindi ayon sa iyong pagkakaunawa. Sabi rito mga kapatid, al-aslu anna man dakhala fi al-islam. Ang origin, sino man ang pumasok sa Islam, ang kanyang kayamanan at ang kanyang dangal, ito ay magiging haram. Paano yung haram yung dangal ng isang tao? Hindi siya maaaring siraan. Ang kanyang anak, ang kanyang kapatid, hindi yung maaaring ipahiya, siraan sila. Dahil ito'y pangangalaga ng Islam, nasa pangangalaga ng Islam. Katulad din ba ng izina mo yung anak niya. Yung may anak ng tao, tapos gusto siyang izina, i-date, ilalabas ganyan, bawal sa Islam yun. Kaya patawarin naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ating pagkakasala. Sabi rito, haram sa kanya ang kanyang kayamanan. Ganyan din ang kayamanan. Hindi yung maaaring kunin ang kayamanan ng isang sino man. La yajuz li ahadin minan nas an yata'arad la. Hindi maaari sa isang tao na pinsalaan isa sa mga ito. Kaya, ang isang Muslim, dapat niyang pangalagaan ang kanyang kapatid na Muslim. Maliban sa tatlong bagay na ito. May hadith dito mga kapatid, sabi rito,
Sabi, falyahdhar al-muslim min at-tahawun min hadhihi al-umur. Kaya ang isang muslim dapat siyang hindi niya hindi siya magiging pabaya sa mga bagay na ito. Ilan sa mga tao ang nahulog sa butas? Ano po? Dahil sa abala sa iba. Abala sa ibang tao. Wala nang ibang ang araw niya puro pagsusubaybay sa iba. Ano po? At la ilaha illallah, yung paninira sa kanila, panluloko sa kanila, pagkuha ng kayamanan ng iba. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadru naman il muflis? Kilala niyo ba ika kung sino ang pulubi? Sabi ng mga sahaba, ang pulubi, sabi nila, ang pulubi sa amin niya yung mulkiyama, innal muflis min um. Sabi niya, qalu al muflis fina man la dirham la wala mata. Ang muflis, ang taong ulila, ang taong pulubi, afwan, ang taong pulubi siya na walang kayamanan at walang ari-arian. Walang kayamanan. Wala yung pagmamalaki. Ayun yung pulubi. Ano po? Dahil wala siyang, at walang ari-arian. Walang pananim, walang negosyo, walang bahay. Ayun yung pulubi. Sabi ng mga sahaba. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muflis, innal muflis sa min ummati. Ang muflis sa aking umma. Ano? Ang pulubi sa aking umma. Sa yawmul qiyama. No? Sa yawmul qiyama. Darating siya ron na may sala. Ibig sabihin, nagsasala siya. Wasiyam. Nagpapasting siya. Wajib at sunnah. Nagpapasting siya. Wazaka. Nagbibigay ng zaka. Wayati qadashata mahada. Ngunit minura niya ito. Yung tao na nang, may, sa kabilang buhay, meron siyang sala, may zaka, may saw, ano po, at may nagbigay ng kayamanan. Baon niya yun. Ginagawa niya sa mundo. Ngunit sabi rito, wayati. Pero meron siyang ginawa eh. Ano yun? Meron siyang minura. Meron siyang inakusahan. Sabi niya, yung tao na yun, nagzina. Ano po? Wa akala mala hada. Kinuha yung kayamanan nito. Pinadugo niya ito. Wa daraba hada, at sinaktan niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Fayu'ta hada min hasanati. Subhanallah. Fayu'ta hada min hasanati wa min hasanatihi. Ang mangyayari mga kapatid, kukuha ng kabutihan yung mga tao na kanyang inape, sinaktan. May baon siyang kabutihan, di ba? Ano yung mangyayari? Bibigyan sila ng kabutihan. Yung kabutihan na nagawa niya sa kabilang buhay, para maunawaan natin, no? Para maunawaan natin, may isang tao, mayroon siyang ginawang kabutihan. Sa kabilang buhay, mga kapatid, kung mayroon siyang sinaraan ng puri, mayroon siyang kinuha ng karapatan sa mundo, kinuha ng kayamanan, magbibigay siya ng kabutihan sa kanila. Ibig sabihin, yung baon, mga kapatid, nakakatakot. Yung la ilaha illallah, yung kabutihan na ginawa ng isang tao, dito sa mundo, sa kabilang buhay, mawawalang sa isa yun. Bakit? Kasi magbibigay siya ng kabutihan eh. At sabi ni Propeta Muhammad SAW, kapag nawala ang kanyang kabutihan, ang mangyayari, nawala yung kabutihan niya. Ano po? Dahil marami siyang kinuha ng kayamanan, kinuha ng karapatan, marami siyang inape, may siya na sa mundo, marami siyang siniraan. Ang nangyari, ang mangyayari niyan, binigay niya na yung mga kabutihan niya sa iba, sa mga sisamang inape niya, at kapag wala siyang kabutihan, ang mga tao naman, sila yung magbibigay ng kasamaan sa kanya. Kukunin ang kasamaan ng mga siniraan niya, ng mga ninakawan niya, ng mga inapi niya, pinahiya niya sa mundo na walang karapatan, magbibigay sila ng kasamaan. Kanino? Sa tao na ito. At ang mangyayari, kapag nabigay sa kanilang kayamanan, itatapon siya saan? Sa impyerno ng apoy. Ang hadith na ito, mga kapatid, ay naiulat ni Muslim. At ang pangalawa rito, al-mas'ala tani, ang pangalawang issue, ida amilta, no? Hurmata damil muslim, fa'alam anna nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qad dhakara fi hadith thalatha ashiya yahillu biha damul muslim hiya katali. Sabi niya, ida alimta, ida alimta hurmata damil muslim, kapag nalaman mo na ang dugo ng isang muslim ay sagrado, ibig sabihin hindi maaaring paduguin, sakta ng isang muslim, ano po? Maliban sa tatlo, ano ito? At-taib az-zani. Yung at-taib zani, siya na may asawa na nakagawa ng pangalo niya nang hindi sa kasal. May asawa po sila. Ano po? Babae man o lalaki, ang hatol sa kanila ay stone to death. No? Stone to death po, mga kapatid. Ngunit, la ilaha illallah, ang magbibigay ng hatol niyan, hindi ako, hindi si fulan, o hindi yung kamag-anak natin, ang magbibigay ng hatol sa kamatayan, stone to death, yung judge, yung hakim, yung pinuno sa isang lugar. At may mga saksi. Hindi po basta-basta na tinalakay natin ito,
na la ilaha illallah, yung meron tayong alam na balitaan natin na isang tao nagzina, gumawa ng pangalo niya o kaya pakikiapid, ang gagawin natin, tayo na ipapatay. Meron tayong kamag-anak, tayo na yung gagawa. Hindi, ang gagawa ng hatol, mga kapatid, ay ang kadi, ang la ilaha illallah, ang kadi yung judge. At dadaan sa proseso po yan. Dadaan sa proseso. Ngunit ang tanong, paano kapag ang tao ay umamin ang tao na gumawa siya ng zina, ano po, ang tao gumawa siya ng zina, umamin siya. Ang mangyayari, kapag umamin siya at napatunayan ng kadi na tinanggap niya yung pagkakamali niya, parang nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tao na may si Maiz, lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamin niya na siya ay nagzina, tinanggap niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tatlong beses niya ito tinanggihan. Sabi niya, baka nahalikan mo, baka nahawakan mo, hindi ka nakagawa ng zina. Tapos bumalik ulit, hindi, Rasulullah, ganito yung nagawa ko. La'alaka qabbalt, baka nahalikan mo lang siya, hindi ka nagzina. Parang hinahayaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano po, hinahayaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtakpan niya yung sarili niya at magtauba kay Allah. Ayun yung gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung sinasabi ng ibang ulama, yung magtauba siya. No? Dahil si Allah, tinatanggap niya ang tauba ng sino man na balik loob sa kanya. Kapag dalisay ang puso ng tao. Tatlong beses po yun, mga kapatid. At ngayon din kailangan may saksi. At yung saksi, kailangan nasa wastong gulang, mabuting tao. At mayroong apat na ano, apat na saksi. No? Mayroong apat na saksi at la ilaha illallah. Yung sasabihin nila sa kadi ay pare-parehas. Ibig sabihin, hindi sila nagbabago ng tatanungin sila ng kadi o ng judge sa kanila nakita, tama ang kanilang sasabihin, iisa lamang. At yung saksi, mga kapatid, na apat na ito, sila ay mga lalaki dapat. No? Sa ganitong bagay, sila ay mga lalaki. At gayon din, yung nakagawa ng liwat, yung liwat, ibig sabihin yung pagpatol sa kapwa lalaki at babae sa babae, napatunayan, kasi mahaba po ito, mga kapatid, kung tatalakayan pa natin yung ahkam nito, ngunit yung sa hadith lamang ang tinutukoy natin dito, kapag napatunayan yung lalaki sa lalaki, may nakita na ginagawa nila yung ganong gawa, ay babae sa babae, ang hukom sa kanila ay kamatayan po. Pero tulad na sinabi ko, hindi ako yung maghahatol, hindi kahit sino lamang, ang maghahatol po niyan ay judge at meron pong dadaan sa proseso po yan. Ano po? Ang pangalawa, an-nafs bin-nafs, buhay sa buhay. Kapag mayroon taong nakapatay, ang ganti niyan ay kamatayan din. Ano po? Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا an-nafs bin-nafs, tunay na inubligan namin sa kanila, sabi rito na yung nafs bin-nafs, ang ganti sa kamatayan ay kamatayan din. Ang pumatay, ang kapalit niya, ang parusa kanya ay kamatayan din. Sabi rito, wa yustathna min umi qawli an-nafs bin-nafs. An yaqtul al-walid walada. Fa jamhur al-ulama annahu la yuqtal al-walid bi waladihi. Sabi ng mga ulama, kapag ang tatay pinatay niya ang kanyang anak, issue po to, dapat alam natin ito. Kapag ang tatay pinatay niya ang kanyang anak, dapat bang mapatay din ang tatay? Papatayin din ba siya? Sabi rito, jamhurul ulama, ang karamihan sa mga ulama, hindi papatayin ang tatay kapag napatay niya ang kanyang anak. O di kaya ang isang Muslim nakapatay ng kafir na hindi sumasampalataya, dapat bang patayin din ang Muslim ito? Eh ang usapin nito, mga kapatid, kapag nasa Dalatul Islamiyah, ano po? Ano yung Dalatul Islamiyah? Halimbawa, kapag ang batas sa isang lugar ay Sharia. Pero kapag hindi Sharia yung batas, hindi po ma-implement ang batas na ito. Dahil mayroon hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bi kafir, hindi maaaring patayin ng isang muslim sa dahilan siya ay nakapatay ng kafir. Ngunit ang mangyayari ito ay diya, magbabayad ang muslim na nakapatay ng kafir ng diya. Ano ibig sabihin ng diya? Ito yung blood money. At yung pangatlo, mga kapatid, wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Ang tatlo na may mga katanungan po tayo rito mamaya, mga kapatid, inshallah sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Ano po? Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan pagkatapos natin talakayin ito. At sabi rito,
وليس عدم ثبوت القصاص من المسلم حين يقتل الكافر مبيح لقتله. Hindi basihan mga kapatid na hindi makuk hindi papatay ng isang Muslim kapag siya nakapatay ng kafir. Halimbawa, yung sumasamba sa araw, yung sumasamba sa bato, yung sumasamba sa buwan, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ibig sabihin yan na ang Muslim, kapag nakapatay siya ng mga isa sa mga yan, papatay na siya. Dahil, la ilaha illallah, ang hindi naman siya papatayin. No? Kapag nakapatay siya, bahol pa rin yun, mga kapatid sa Islam. Malaking kasalanan pa rin ang pagpatay. Sinasabi sa Quran, sino man ang pumatay ng isang may buhay, para niya nang pinatay ang lahat ng tao. Wala kada sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran. Man qatala nafsan bighayri nafs, yung la nakalimutan ko lang yung talata. Ngunit sa pinakamalapit na kahulugan, sino man ang pumatay ng isang may buhay nang walang dahilan, para niya nang fakaan na makatalan nasa jami'an. Para niya nang pinatay ang lahat ng tao. Ano po? At sabi rito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Sino man ang pumatay ng muahad, ang ibig sabihin ng muahad mga kapatid, ito yung mayroong kasunduan. Tayo, halimbawa tayong mga Muslim, meron tayong kasunduan sa mga kufar. Halimbawa, ano yung gagawin natin ganito? May mabuting usapan sa atin na magandang ugnayan natin. Sino man ang pumatay ika sa kanila, ano po? Hindi niya malalasap ang amoy ng paraiso. Subhanallah. Ibig sabihin, ang pagpatay kahit hindi Muslim, no, kahit kafir yan, ito ay malaking ipinagbabawal sa pananampalatayang. Ito ay malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Ngayon naman mga kapatid, at thalith, ang pangatlo na pinapainturutan ang dugo na maaaring patayin ng isang tao, al-murtad. Ang ibig sabihin ng murtad, mga kapatid, ang murtad siya na tinalikuran niya ang pananampalatayang Islam. Ano po? Siya na la ilaha illallah, siya na tinalikuran niya ang pananampalatayang Islam. Yung pangalawa rito mga kapatid, babalikan ko, ang ibig sabihin ng muahad, yung sila na nakipagkasunduan sa mga Muslim, yung amir natin, yung pinuno natin, meron tayong kasunduan sa kanila, ganito yung mangyayari. Isang usapan para sa kaayusan, na walang gera, walang digmaan, kumbaga mamumuhay tayo ng payapa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang pumatay ng isa sa kanila, na tayo may kasunduan sa kanila, hindi niya malasap ang amoy ng paraiso, hindi niya maamoy ang paraiso. Kaya malaking kasalanan ang pumatay ng hindi Muslim na meron tayong kasunduan sa kanila. Yung pangatlo, yung tumalikod sa Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man man baddala dinahu faqtulu, sino man palitan niya ang kanyang pananampalataya, patayin niyo ito. Walang pinagkakaiba ang matanda at bata. Ito yung madhab ng walang pagkakaiba mga kapatid ang lalaki at babae. No, mali ako ron, no? Baka tawag ito. Sabihin niyo ang bata sa Islam pinapatay, hindi. Ang Islam bawal patayin sa Islam yung bata. Yung bata, no? At bawal patayin yung matatanda. Yung mga mahihina sa Islam bawal po 'yun. Yung mga may sakit bawal po 'yun sa pananampalatayang Islam, yung mga may kapansanan. Para maunawaan natin, nagkamali lang ako ng bigkas kanina. Sabi rito, kapag may tumalikod sa Islam, lalaki o babae, ito, sila yung papatayin. No, papatayin sila kapag tumalikod sila sa Islam. Bakit? Dahil ang Islam, mga kapatid, hindi ito laro. Kabilang sa pinangalagaan ng Islam, ang relihiyon. At the ruletul khams, kabilang sa mga pinangalagaan ng Islam, ang relihiyon. Ang ating pananampalataya. Meron tayong limang pinangalagaan, at una rito ang ating pananampalataya. Kaya yung mag-insulto ka sa may balbas, mag-insulto ka sa naka-hijab, ito ay malaking kasalanan. Baka maaaring humantong ang iyong panlalait sa kufur. No, sa kufur. Sabi ni Propeta, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'tadiru, huwag kayong ta'tadir. Huwag na kayong magrason. No, huwag kayong magrason. Magbigay ng rason. Laqad kafar, kayo ay gumawa ng kufur. Qad kafartum ba'da imanikum. Pagkatapos niyong maniwala kay Allah, kayo gumawa ng kufur. Malaking kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi rito mga kapatid, i'lam anna iqamat al-had ala hala wala wa ghayrim la takunu li ahadin nas. Sabi rito, alamin mo na ang pagbibigay ng hatol sa kanila, sa tatlo na ito, sino yung tatlo na ito? Mga kapatid, yung nabanggit sa hadith natin, yung nakagawa ng pakikiapid na may asawa, ano po? At yung nakapatay at yung iniwan ng Islam, tumalikod sa Islam, naghanap ng ibang reliyon,
wala magbibigay ng hatol sa kanila maliban na lamang sa imam, sa kapaintulutan ng imam. Imam, yung pinuno. Ano po? Auman niya kung makama. O di kaya kung sino yung magiging kahanay ng imam, magiging kapalit ng imam. Ang araw na makukuha natin dito, tamata khisalin ukhra warada al-amar biqatli man waqa fiha min fi ahadith. Meron pang mga iba, mga kapatid na banggit, na maaaring patayin kapag nagawa nila ito. Una rito, al-liwat. Yung liwat. Yung lalaki sa lalaki. O di kaya yung babae sa babae. Papatayin din po sila para sa kaalaman ng lahat. Man tazawaja imraatun min maharimihi. Fayaqulu jama'atu min ahli al-ilm innama yuqtal in anna innahu yuqtal. Fi hadith Bara, fi hadith al-Bara qala laqitu khali wa ma'ahu ar-raya. فقلت أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وأخذ بهذا طائفة من العلماء. Ang sino man mag-asawa, ano po, na babae, napapakasalan niya isa sa kanyang mga mahram. No? Sino man babae ang pakasalan niya isa sa kanyang mga mahram, ang hatol dito ay kamatayan. Halimbawa, yung lalaki, pinakasalan niya yung kanyang kapatid na babae. O di kaya yung lalaki, pinakasalan niya yung tito niya. Tito niya. Yung babae, pinakasalan niya yung tito niya. Yung tito niya, yung kapatid ng tatay niya. Kaya yung kapatid ng nanay niya. Ano po? Bawal po yun sa pananampalatayang Islam. Sabi sa hadith ni Prophet Muhammad SAW, may isang lalaki na pinakasalan ang asawa ng kanyang tatay. Sabi niya, puputuli ko ang kanyang ulo. Kumbaga, papatayin siya. So, ito yung dalil natin. At yung pangatlo rito, yung sahir. Nabanggit din dito yung sahir, yung mangkukulam, yung manggagayuma. Ano po? Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid na nandito sa Saudi Arabia o nasa gitnang silangan, yung mga mangkukulam, yung mga mambabarang. Ang hatol sa Islam ay kamatayan. Nung nakaraan linggo, matapos na po tayo, ito yung last natin. Mga ilang linggo na nakaraan, may kaso rito, may Pilipina dito sa Saudi Arabia, kinuha po akong translator sa Niyabatul Amma, yung problema ng mga Pilip ng iba't ibang lahi kapag meron silang problema, nilapitan po ibig sabihin, government yung may problema sa kanila, no? Yung Niyabatul Amma, halimbawa, merong Pilipino o kaya mga workers natin na gumawa ng Peking diploma. Kunwari, nurse siya, pero hindi naman siya nurse. Ang government kakasuhan sila. No? So ngayon, kinukuha po ako doon kapag may mga problema yung Pilipino, nagta-translate po ako sa kaso nila. Ngayon, mayroon isang kaso doon, babae, inakusahan ng sihir, ng panggagayuma. Pero hindi naman ibig sabihin, hato lang kagad siya ng kamatayan, yung babae na ito. At nasa proseso po ang kaso na ito. At Allahu alam, hindi ko alam po ano yung nangyari sa babae na yun dahil hindi na ako tinawagan. Ang payo ko lang sa inyo mga kapatid, iwasan niyo yung mga bagay na ating nabanggit nandito sa Saudi Arabia. Ano po? Kapag mapatunayan at papatunayan ang isa sa mga natalakay natin kapag nandito ka sa Saudi Arabia, hindi ko alam sa Qatar, alam ko ganyan din yung batas, pati sa Kuwait, sa Dubai, ganyan din. Kapag mapatunayan ng judge ang isa sa mga iyan, kamatayan po ang kapalit at dugo ang kapalit, buhay po ang kapalit. So inshallah, dadako po tayo mga kapatid sa question answer, bid nila. Sasagot po tayo sa question ng ating mga kapatid, sa abot ng ating mga kaya, kung alam natin ang kasagutan. Ano po? At siya sa kapintulutan na matulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sagutin ang ating mga katanungan. Bid nila. Unang tanong dito. Sabi rito, ano ang suggestion mo sa mga Maguindano na babaeng nagpakasal sa mga Kristiyanong lalaki? Buti sana kung nagpa-convert muna si or mas better if balik Islam na di kasi approve ang magpapa-convert dahil magpakasal dahil magiging rason nila ito. Di sa akin maliwanag yung tanong ng ating sister na ito na si Angel. No, ano yung suggestion? Pero ang pagpapakasal ng babaeng Muslima sa lalaking kafir, ito ay haram, no? Bawal sa Islam. Bawal mag-asawa ang babae sa isang kafir at gayon din sa mga ahlul bid'ah. Ano ahlul bid'ah? Yung mga gumagawa ng bid'ah,
bawal po magpakasal ang babae sa kanila. Suggest mo sa inyo mga sister, marami Muslim na lalaki, at ang piliin yung lalaking Muslim, yung mabuting tao, yung taong may takot kay Allah, at mabuti ang kanyang pag-ugali, huwag kayong maakit sa mga, sa itsura ng tao, di kaya sa, yung mga Koreana, no? Maraming babae na baliw sa, kapag, sa mga Koreana, waliyado bila. Patawaran naman sila ng sumangkala yung mga addict sa Korean movies. Ang dami ko kasi nakikita, post ng post dyan. Ginagawa pa, ginagawa pa ng iba, profile pic pa yung iba. Allah, mustahan. So, hindi po pwede yun, sister. Tanong-tanong. Ibig sabihin niya, Stad, lahat ng kabutihan na ginawa mo sa dunya, mapupunta sa taong na inapi mo sa dunya, mawawala ang lahat ng kasalat mo. Tama yan, kapatid na Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya gabi. Watching for hub. Yung ililibing siya hanggang ulo tapos babaunin ang kanyang ulo hanggang dun mamatay siya. Stone dead. Allahu alam. Depende po sa tanong ng sister natin. Kung stone to death ba, ibabaon ang katawan sa disyerto o sa lupa tapos ulo lamang makikita tapos babatuin siya hanggang sa mamatay. Ganun ba yung paraan ng stone to death? Allahu alam. Hindi ko alam kung ano yung paraan. Babalik, ang lahat ng yan ay babalik sa hakim, sa pinuno. No, sa pinuno po babalik. Kung ganun yung paraan para mas maganda, mas madali, walang problema. Pero hindi ko po alam ang paraan, ang literal na paat na tawag dito. Dali lang po. Hindi ko alam yung literal na paraan kung paano gamitin yung stone to death. Ngunit babalik ang ito, babalik po ang lahat saan? Babalik sa Qadi. Sana po malinaw. Babalik sa Qadi. At sa judge, babalik sa judge. Wala nang katanungan, mga kapatid. Ustad, bakit kailangan lalaki lang ang pwedeng magsaksi? Dahil ang lalaki, mga kapatid, tanong ng ano natin, ng sister natin, bakit ang mga saksi ay lalaki lamang? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sa kanya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. Sila ng mga babae na nakagawa ng fahisha, ng pangalo niya, pakikiapid, mula sa inyong mga kababaihan, فَاسْتَشْهِدُوا. Dapat meron kayong apat na saksi mula sa mga lalaki. Ano po? Mula saan? Sa mga lalaki. Ito yung sinasabi sa banal na Quran. Malinaw po ito at mga kapatid, mabasa ito sa Suratun Nisa. No? Sa Suratun Nisa, mabasa po ang talata na ito. Baka meron po kayong mga katanungan. Hindi ko kasi alam yung mga aya, no? Ano po? Pero alam ko yung kung anong sura. Ito. Wala ti atiyan fa hasyam minkum fa sasyu al verse 15, kapatid na Sophia. Verse 15 po, Suratun Nisa. May tanong po ba kayo mga kapatid? Assalamu alaikum bro. Eh yung lalaking sunni na kapag asawa ng babaeng Shia, ano ang hatol? Tanong ni Orion Rubias, isang sunni nag-asawa ng Shia. Mga kapatid, ang lalaki, ang mainam, bakit siya mag-aasawa ng ibang lahi, ng ibang akida? Po, ang mga ulama natin, ipinagbawal nila ito. Mayroong isang kwento, si Imran ibn Hittam. Imran ibn Hittam, isa po siyang
Kung di ako nagkakamali, ano po? Tabi'i siya. O, tabi'i siya. Tabi'i. Dahil sa kasaya niya yung mga sahaba. Meron siyang nakitang babae na khariji, yung nagustuhan niya yung babae. Dahil maganda yung babae ito, ano po? Khariji, maganda yung babae. At yung babae na ito, lumabas, kharijiya siya, kumbaga lumabas siya sa batas ni Ali, sa batas ng Islam, sa batas ng Amir, at pinakasawa niya ito. Sabi, ang niyet niya para mabago ang babae ito, mabago yung akida niya, pero dahil ang babae, malakas ang epekto niya sa lalaki, ang nakuha niya yung lalaki, si Imran. At kilala po yung kwento na ito, yung lalaki ito naging kharij din siya. Sumuway din siya saan? Sa Amir. Allahu musta'an. Sumuway rin siya sa Amir at nawala siya sa pananampalatayang Islam. Kumbaga sa batas ng Islam. Muslim pa rin sila pero kharij sila. Dahil tayong mga Muslim, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang hatol natin sa mga taong lumabas sa pinuno ng Amir, Muslim sila, kapatid natin sila. Pero tayo na ayaw sumunod sa kanila, ang tawag nila sa atin ay kafir. Yan po ang katotohanan. Bagkus, kafir. Ang iba sa kanila gusto pa tayong patayin. Yan yung katotohanan. Assalamu alaikum Ustaz, may tanong po ako. Bak kahit hindi kasama sa topic, pwede ba maglagay no location pagkatapos mag-udo? Hindi po ba maging batal ang udo? Wudu po mga kapatid. Kapatid na Rayhana. Rayhana. Dapat may alif yung ha mo. Rayhana. No? Kahit hindi kasama sa topic, pwede ba maglagay ng lotion? Location tuloy, sorry. Maglagay ng lotion pagkatapos mag-wudu. Wudu po, wudu, no? W, lagyan W, wudu. Hindi pa po ba mababatal ng wudu? Hindi po. After mag-wudu, hindi ka, kung maglagay ka ng lotion, hindi makakasira ng wudu ang lotion. No po? Kung lotion lang ang ilalagay mo, hindi nakakasira ng wudu yon. May katanungan pa po ba? Salamat nga, Sheikh. Tanong ko lang po, ano po ba ang specific pananamit sa sunna? Kasi ang mga tabligh na sinasabi nila na sunna daw katulad ng kanilang pananamit. Ang damit ng mga kapatid natin sila, yung mga jamaat tabligh, hindi po sunna yun. Hindi po sunna yun. Pero yung, ito yung taqiyah na suot ko, hindi rin ito sunna. Hindi ito sunna. Pero sunna, natakpan mo ang ulo mo sa oras ng sala. Ang imama, yung ginagawa ng mga tabligh, yung ginagawa nila, pati mga Yamani, hindi po sunna yun. Yung damit ng mga Pakistan, sabi na sunnah, hindi sunnah. Ang sunnah na damit, kulay puti. Sunnah, kulay puti. Pangalawa, malinis. No? Dapat ang isang tao ay lagi malinis. At yung susuotin mo ay hindi galing sa haram. Ayun po yun. Sunnah, yung damit na kulay puti. Wallahu alam. May katanungan pa po mga kapatid natin? Kung wala nang katanungan, ito may katanungan pa. Assalamu alaikum, Sheikh, di po ba sa Islam okay na okay lang na huwag magpaalam yung lalaki sa kanyang asawa kung siya ay gusto magdagdag ng asawa? Okay lang po yan, wala problema. Hindi po wajib na magpaalam ang lalaki sa kanyang asawa. Pero kung kaya magpaalam, mas mainam yan para hindi magkaroon ng problema. Ano po? Hindi magkaroon ng issue. Kung gagawin yan, walang problema. Mas maganda yan. Particular, kung sa isang lugar, yung papakasalan niya, mas maganda po yung ganun. Pero kung sa ibang lugar, mag-ibang lugar, kahit hindi na magsabi. At Ustad, halimbawa po, ako ay nagkulay ng buhok. Ang buhok ko ay itim, kinulayan ko ng yelo at gusto ko kulayan ng itim. Hindi po ba haram yun kasi haram magkulay ng itim? La ilaha illallah. Hindi ko alam ang sagot, sister. No? Hindi ko po alam ang sagot dito. Yung tanong ng kapatid natin na Rayhana. Halimbawa, tanong niya, halimbawa, kulay buhok mo itim, tapos nagkulay ka ng yellow, o ano mang kulay, ang pinagandahan mo. Tapos nagkulay ka ng, gusto mong ibalik sa normal yung buhok mo, kasi meron siya, iba na yung kulay niya.
Pwede mo bang takpan ulit ito ng itim para lang balik yung kulay mo? Allah alam, hindi ko alam kapag ganito yung issue. Pero yung alam ko na bawal, ano po, yung alam ko na bawal, yung halimbawa, may uban ka, kulay puti na yung buhok mo, tapos iitiman mo, bawal yun sa Islam. Pero yung buhok mo mismo, itim talaga siya, pure itim siya, at la ilaha illallah, kinulayan mo ng yellow, kaya kinulayan mo ng anumang kulay yan, red, pink, o anumang kulay, tapos gusto mo ibalik sa itim, kung pwede ba? Allah alam, sister, hindi ko po alam makasagutan na yan. Siya, tatanong ko po, siguro itatanong ko po sa mga masyayikh dito kung ano yung hukom dyan. Dahil ang alam ko, at ito yung napag-aral namin, yung alam dito natin, diba? Alam mo rin, sagot, na bawal yung itim. Kapag itim yung buhok, puti na yung buhok mo, tapos silagyan mo ng itim, bawal sa Islam yun. No? Kung puti na yung buhok mo, pwede mong kulayan ng ibang kulay, kulay brown, kulay yellow, pwede sa Islam yun. Pero yung itim, yung uban, lagyan mo ng itim, bawal po yun. At yung tanong niya, sana malinaw, ang sabi niya, la ilaha illallah, yung itim yung buhok niya, halimbawa ko, ito, itim yung buhok ko, ano, tapos kinulayan ko ng yelo, tapos gusto kong ibalik sa itim. Itim naman talaga, walang problema. Pwede ba ito? Hindi. So, ang sagot ko, hindi ko alam, sister, ang kasagutan sa tanong niyo po. Pero maganda yun, mashallah, tatanong ko yun, kasi kaalaman po yun. Jazakallahu khairan jaza sa nagtanong. Tanong, kapatid na dyan, na salam, pagkatapos ng wudu, maglagay ng makeup. Nakakasira ba ito ng wudu? Hindi po, hindi nakakasira ang makeup sa wudu. Pero mag-makeup ka, tawag dito, bakit ka mag-makeup? Yan ang tanong natin. Kapag lalabas ka ng bahay, tapos naka-makeup ka, hindi po advisable yan. May tanong pa? Assalamualaikum, Ustad. Tanong ko lang, pwede ba magbasa ng Quran na walang wudu? Pwede po magbasa ng Quran na walang wudu, basta huwag mong hawakan ang mushaf. Ano po? Huwag mong magbasa ng mushaf. Ang mushaf. Halimbawa, naglalakad ka, tapos wala kang wudu, magbasa ka ng Quran, magre-review ka, pwede po yun. Sheikh, haram din po bang makinig at manood ng Islamic songs sa YouTube? Manood ng Islamic... Ang pakikinig ng mga Islamic songs, mga kapatid, kapag walang instrument, pwede po yan. Pwede po kayo makinig ng mga Islamic songs na walang instrument. Pero ang ibang ulama, pinagbawalan para nila ito. Pero ang karamihan sa kanila, pwede na tawag dito, makinig ng walang instrument. Yung bawal, yung may instrument. Hindi lang yan, kapatid. Yung mga Islamic lectures, yung mga Islamic lectures na may music background, bawal makinig doon. Kasi may haram. Ano po? Bawal po yun. Yung pakikinig ng music ay haram. May kinig ka ng mga lectures na may haram, bawal po yun. At lahat ng ulama ng kasundo na ito ay haram. Mga kapatid, ang musika po, ito ay nagbibigay ng sakit sa puso. Wallahi, ang nakikinig ng music, mga kapatid, yung addict sa music, subukan nyo. No, subukan nyo, kahit kung meron kayong kilalang tao na nakikinig ng music, ang pagbabasa ng Quran ay kakaunti lamang. Siguro dumadaan sa kanya yung araw, mga linggo, buwan, hindi niya nabubuksan ang banal na Quran. Bakit? Kasi yung puso niya, la ilaha illallah, may kasamang pakikinig ng musika. At ang Muslim, ang mu'min kay Allah, hindi nagsasama ang nifak, yung pagiging hipokrito. At ang pakikinig ng musika, ito ay nagbubunga siya ng pagiging hipokrito sa gawain. Hipokrito sa gawain. Yung kadalasan ang kinikinig ng musika, yung adik sa pakikinig ng musika, laging late yan sa sala. Pabaya sa sala. Ano po? Dahil, wala eh. Sakit. Ay, yung tinig ng demonyo. Yun po ang tinig ng demonyo. Dahil lang po, may tanong dito, yung kapatid natin si Zahra. Every yung lalaki, yung sinapag-asawa naman ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bawal po yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, kapatid na Orion. Yung Muslim na nagkapag-asawa ng Christian na sumasamba sa Diyos-Diyosan, bawal po yun. Nang bawal sa Islam yun, haram yung ginawa niya. Dapat sila maghiwalay. O kaya magtawba yung babae, magbalik loob kay Allah, wala pang problema ron. Ang pwedeng pakasalan ng lalaki na Muslim, yung babae na ahlal kitab, kung hindi Kristiyano, Kristiyana, Hudyo, ano po, at yung babae ay malinis, hindi kung kani-kanin nakipag-ugnayan, dun maaari mag-asawa ang lalaking Muslim. Yung babae hindi bayaran,
na po, pwede pong pakasalang Muslim doon. Kahit hindi po siya Muslim, kahit Kristiyano siya. Pero yung Diyos-Diyosan, sumasamba sa araw, sumasamba sa bato, hindi maaari pakasalang isang Muslim doon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paano po ang asawa ay nagdadasal lang every Friday kahit alam niyang 5 beses siya dasal sa isang araw? Tapos gumawa po siya ng mga bid'a, then hindi po makatulog yung asawa niya nang may music dahil kasiyahan niyang makinig ng music. Pwede ba yun maging rason na makipag-iwalay sa... Pwede po. Pwede po maging rason. Pero ang wag po kayo sa... Wag niyo po kukunin yung fatwa ko, no? Hindi po to ano. Ang gagawin niyo, pupunta po kayo sa qadi, pupunta po kayo sa judge. Pero kung tatanungin mo Islamic Sharia, ang papayo sa kanya ng qadi, magtauba ka. Ang ipapayo sa asawa mo, magtauba ka. Magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ituloy mo yung pananampalataya, iwanan mo yung musika, magsara ka ng beses isang araw, iwanan mo yung mga bid'a, yan yung sasabihin sa kanya ng kadi. Papayuhan siya. Pero kapag, tawag rito, kapag hindi iniwan yan, hindi, ayaw nang iwan yung mga bagay na yan, kadi pa ang mag-deation dun, no? Yung judge ang magbibigay ng hatol sa kalagayan ng sister. So, bumalik tayo sa tanong natin. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan jazakallahu khairan. Pwede po magsalatul layl tahajjud kahit 10 PM? Pwede po. Magsala kayo ng gabi. Kahit 10 PM. Pwede magsimula. Pero pinakamainam bago magpajar ang tahajjud. Sheikh, haram din po bang maging at manood ng Islamic song as ayun, tapos na yan. Salamat alaikum, Ustaz. Ang aking asawa, hindi pa Muslima. Pwede ba kayong magtabi? Pwede po, kapatid na Reggie. Hanggat ang asawa mo ay kabilang sa Ahlul Kitab, ibig sabihin siya ay Kristiyana, o kaya Hudyo, pwede po yun. Pwede po yun. Ano po? Wa iyakum, kapatid na Zahra. Salamat, Ustaz. Paano po? Mahirap iwasan. Makinig ng musika tulad kami OFW, trabaho na buhay, trabaho sa bahay ng mga bata, palagi cellphone, ng cellphone, pura musika. Allah, amustahan. Masha'Allah, yung kapatid natin, nagtatrabaho, saan to? OFW? Hindi maiwasan, no? Mahirap iwasan, makinig. Basta kapag alimbawa nandiyan ka, huwag kang makinig, no? Yung layunin mo is hindi para sa music. Subukan mong tawag dito, basta huwag kang makinig lang. Ano po? Kapag ganyan kalagayan nasa music, huwag kang mag-enjoy. Ika nga. Huwag kang mag-enjoy sa pakikinig ng music. Kung ang nakapaligid sa'yo ay nakikinig ng music, kalimbawa, sa pumunta ka rin sa mall, meron kang gustong bilihin, particular sa Pilipinas, may mga musika ron, huwag kang makikinig. Dadaan ka lamang. Parang wala lamang isipin mo at magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na patataging ka niya. Patataging ka niya at huwag kang mag-enjoy dyan. Salamat, Ustaz. Paano po? Mahirap di kayo makakinig. Maiwasan. So, may mga katanungan pa ba yung mga kapatiran natin dyan? Alhamdulillah. Bago tayo magtapos. Jazakumullah khairan jazah sa mga nag-share ng ating ng ating video. Kung meron po kayong katanungan, inshallah. Kasi dito lang naman ako sa bahay. Nag-iisa lang ako dito sa bahay. At wala tayo sa Istiraha Anikra sa Buraida, sa Islamic Center ni Sheikh Hamad Al-Lahim. Wala po ako ron, kaya alhamdulillah malawak ng oras natin. Kahit dito tayo, okay lang po. So, si Alhamdulillah. Ustad, salam Ustad. Walaikum salam. Tanong lang po, ano po ang relihiyon ng mga Hudyo? Mga Hudyo, Hudyo, Hudyo po. Ang religion nila ay Hudyo. Jew. Yahud, mga Hudyo. Yahud po, Yahud sila. Sila ay mga Yahud. Shala po sa mga natin, viewers natin. Alhamdulillah, salamat po sa tulungan. Yung tafa'ul, share po natin yung video natin. Para malaman ng mga kapatiran natin. Baka may mga katanungan pa po kayo, mga kapatid. Sheikh, pwede po ba specific ano-ano ang mga bid'a na ginagawa ng mga tabligh? Kasi dati akong tabligh. Kung dati kang tabligh,
La ilaha illallah. Mahabang talaga yan ang kapatid. Kasi ang Jamaat Tabligh, ano po, ang Jamaat Tabligh, level po yan sila. Paano natin sinabing level? Ibig sabihin, may mga bid'a na malalaki, meron naman maliliit na bid'a. Hindi ko kaya, marami po, may mga bid'a sila na ginagawa. Halimbawa, yung pag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi naman ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ipinag-utos, hindi ginawa ng mga sahaba, hindi ginawa ng mga asab, ng mga asawa niya, at ang relihiyong Islam ay kompleto. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditukum al-islamu dina. Al-yawma akmaltu lakum, tunay na kinumpleto ko para sa inyong inyong relihiyon. Al-yawma akmaltu wa raditukum al-islamu dina, at kinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto ko sa inyo ang aking biyaya at nalugdan ako, kinalugdan ko ang Islam para sa inyo bilang relihiyon. Sa nagtanong sa mga Jamaat Tabligh, inshallah po, tulad na sinabi ko, ang Jamaat Tabligh, marami sa kanila na maubuti sila ang tao, ano po, ang mga kapatid natin, ang layunin nila, da'wa, ang sa puso nila ay da'wa, ngunit may mga iilan silang bida, mayroon silang ibang ibida na nagagawa, katulad ng celebrate ng pag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tatalakayin po natin yan, kapatid, no, sa nagtanong sa ibang araw, inshallah. Pwede po natin bigyan ng ano yan, ng paksa. Kung gusto mong malaman, tanungin mo si Sheikh Muhammad Ali Granderos. Ano po, si Sheikh Muhammad Ali Granderos, at siya yung magbibigay sa inyo ng paliwanag. Ano po? Papaliwanag sa inyo ang Jamaat Tabligh kung ano yung mga bid'a rito. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Tanungin niyo po siya, Sheikh Muhammad Ali Granderos, isa po siyang balik Islam, isa po siyang Bisaya na senior ko sa Baguio sa Al-Ma'arif, Al-Shar'i. Nag-graduate siya ng 3 taon at graduate siya ng Sharia dito sa Qasim University, at siya nag-masteral, isa po siyang balik Islam at dati rin siyang Tabligh. Ano po? Dati rin po siyang Tabligh, at mas maganda po kapatid kung sa kanya ka magtatanong. Dahil iba ang karanasan sa iba yung mas may karanasan, no? Dahil mas naranasan niya maging Tabligh, nag-khuruj siya, kaya alam niya, at magtanong ka sa kanya, inshallah masagot niya ang iyong mga katanungan. Allahu alam. Assalamu alaikum Ustaz, anong araw po yung pagtuturo niyo ng basic reading sa Quran? Mashallah. Actually, pasensya na sa mga sumasabay-bay sa atin yung basic pag-aaral natin ng Quran, no? Hindi natin natutuloy kasi nabibisi tayo. Pero gusto ko nga araw-arawin ito, lalo ng quarantine, bukas siguro magsimula tayo. Umaga. La ilaha illallah. Ayun yung maganda eh, mapag-aralan natin ito. Matapos natin. Kasi 17 topics, 17 lesson lamang ito, no? Gawin mo na lang kapatid, i-review mo yung mga natalakay natin kasi basic masyado yun, no? Inulit-ulit natin. Ipamilyar mo masyado dahil napakadali ng libro na ito. At after yun, meron tayong susunod na topic, bid nila. Stad, papaano yung lupa zinalla sa akin? Tapos trabawan ko din riba sa... sinanla sa akin. Tapos pinagtrabawan ko din riba sa yun. Ano ba to? Yung sanla. Ang hukom ng sanla sa Islam, pwede po yan. Pwede kang yung sanla sa Islam. Pwede po yan. Pero yung bawal kung tutubuan mo. Bawal po ang patubuan sa Islam. Dahil matawag po yun na riba. Ustad, paano po? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanong ko lang po. Bilang OFW, tapos example, may chocolates sa mesa o di kaya sa kwarto, tapos kumuha ako. Hindi ba ako nagkasala? Depende po yan, kapatid, na tawag dito, Sister Nur Kwaisa. Kapag pinahintulutan ka na kumain, wala problema ron. Pinahintulutan ka nila. Pero kapag hindi, iniwan nila, hindi po, hindi mo pag may-ari yan. Mas maganda magpaalam ka at kainin mo. Kasi kung kukunin mo na walang paalam, mapasok ito sa pagnanakaw. Kahit dyan ka nakatira sa bahay nila. May tanong po ulit si kapatid natin, Rayhan. Ustad, pag ba nagdasal ako ng salato, Isha. No, Isha po, Isha.
Hindi Isa, kasi Isa yung sabi niyo eh, kapatid na Rehana. Siguro balik Islam ata ito. Isa, Isa po yan, Isa. Tapos hindi ako nakapag-sunna kasi busy ako, gusto ko po palitan po, unahin kong sunna o ng Isa o Witir. Kasi gusto ko po mag-sunna ng Witir bago matulog, sampung dapat unahin ko sa dalawang sunna. Kapag hindi ka nakapag-sunna, pwede unahin mo yung sunna after ng Isa. After nun, magsala ka ng Witir. Yung 3 days, 4 days, mabilang po ba yun sa bid'ah? Opo, mabilang po yun sa bid'ah. Salam Ustad, ang salat tahajud dapat ilan raka'ah? Ang salat tahajud, sabi ni Propeta Muhammad SAW, matna, matna, matna. Dalawa, dalawa. Kahit ilan ang bilang mo. Pero ang hadith ni Aisha radiallahu anha, si Propeta Muhammad SAW, minsan nagsala siya ng 11 raka'ah, minsan nagsala siya ng 11, ng 13 na raka'ah sa tahajud. Salam po Ustad, tanong ko lang po, malayo po sa topic. May nakita po ako video mo sa mga Katolikong Arabo. Si Allah ang kanilang ang kinikilan Diyos, ngunit nagkaanak hanggang ngayon po ba Arabong Katoliko din? Nagsuot din sila ng at. Nagsuot ba sila tulad nating mga Muslim? Masyaallah. Si ito Villa Rojo Sandra. Opo, may mga Kristiyanong Arabo, kung pupunta ka sa Iraq, pupunta ka sa Syria, pupunta ka sa Jordan, sa Palestine, may mga Arabo rin na Kristiyano. Ano po? Pero, at tanda ito, mga kapatid, siya nagtanong natin, tanda ito na hindi sila pinilit ng Islam na yakapin ng ating relihiyon. Bakit? Sa panahon ni Propeta Muhammad SAW at panahon ng mga khalifa, lumaganap ang Islam. Lumaganap ang Islam. At ang Islam sa panahon ni Umar bin Khattab, makapangyarihan. Ang apat na khalifa na dumaan, apat na pinuno ng mga Muslim sa buong mundo. Yung mga empire, yung huling empire, Uthman Empire. Napakalawak ng Islam ang kanilang hawak noong araw. Bakit hindi pinilit ang mga nakatira sa Palestine, ang mga nakatira sa Iraq, sa Syria, sa Egypt? Ano po? Hindi sila pinilit na mag-Muslim. Bagamat ang kapangyarihan, ang batas ay sa mga Muslim. Ito ay tanda ng Islam ay la-ikrafid din. Sabi ni Allah, walang sapilitan sa pananampalataya. Hindi mo karapatan pilitin ng isang tao para yakapin ang Islam. No? Totoo mga kapatid, hanggang ngayon may mga Kristiyanong Arabo. At ang pangalan ng kanilang Panginoon ay Allah. Allah. No po, Allah. Kaya kung meron kayo kilalang mga Kristiyano, iparating sa kanila na ang Panginoon ng mga Kristiyanong Arabo ay Allah. Ano po? At meron akong Biblia na tawag dito, papakita ko sa inyo. Ito po, Biblia. Ayan, kita nyo? Al-Kitab Al-Muqaddas. Ano? Ito, Al-Kitab Al-Muqaddas. Yan. Bubuksan natin, nilalaman niya. Arabic po yan. Yan o. Arabic. Hindi po ba? Ito. Arabic. So, ang pangalan ng Diyos dito ay Allah, mga kapatid. Allah. Allah ang pangalan ng Diyos dito. Kaya, yun po yung kasagutan natin sa nagtanong. So, meron pa ba mga katanungan? Salamat Ustad, tanong ko lang po, pwede po ba mag-abroad ang isang babae kahit walang, kahit may asawa na? May asawa na. Ang origin niya mga kapatid, hindi pwedeng maglakbay ang isang babae na walang pahintulot ng kanyang mahram. Yan ang origin niya. Dahil sabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi maglalakbay ang babae, la tusafirul mar'a illa wa ma'aha dhil mahram. Hindi maaaring maglakbay ang babae maliban na lamang nakasama niyang kayang mahram. Sa hajj nga, mga kapatid, ang hajj hindi pinapahintulot ang babae mag-hajj na mag-isa. Maliban na lamang nakasama niyang kanyang mahram. Paano pa kayo sa trabaho? Ito yung original. Pero minsan, dahil sa tindi ng pangailangan, baka maging darurat po ito. Darura, ibig sabihin yung kinakailangan talagang gawin, dahil kapag hindi siya lalabas ng bansa, no, walang bubuhay sa kanila. Kapag kailangan na kailangan talaga, ano po, kailangan na kailangan, pinapahintulutan po ng Islam. Pero yung origin niya ay haram po. Haram, maglakbay sa babae na walang mahram. Ask ko lang po isang Muslim kasi ako, may isang Muslim kasi na gusto akong pakasalan, kaso natakot ako dahil may asawa siya
na hindi Muslim at hindi pa sila hiwalay, ano po ang dapat kong gawin? Ah, tanong ni Amira. Allahu alam, kapatid, na mapayo ko sa iyo. Gusto ka pakasalan ng isang kapatid ng Muslim. Una, kilatasin mo muna ang isang Muslim na yan, kung mabuting Muslim ba siya. Ano po? Pag-aralan mo maigi. Kung mabuting Muslim ba siya, wala namang problema yun kung papakasalan mo siya. Hindi pa sila hiwalay. Wala pang problema yun. Pero ang mapayo ko sa iyo, kailangan kilatisin mo siya kung mabuting tao ba siya, may takot ba siya kay Allah. Kapag may takot siya kay Allah, hindi kanya lulukohin, hindi kanya aapihin. Kahit hindi pa Muslim ang asawa niya, kaya kanya ipaglaban, kaya kanya ipagtanggol. Yun lamang po ang mapayo ko sa inyo. Pero ang dapat mong gawin, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging magaan para sa iyong lahat. Biyayaan kanya ng mabuting lalaki, yung lalaki na tutulungan ka upang mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, assalamu alaikum. Ang pera na napulot sa kalye, may pagkakasala po ba ako? Kapag ang pera ay malaking halaga, kapag ang pera na napulot sa kalye ay malaking halaga, ano po? Kapag ang pera, ulitin ko, napulot ka sa kalye na malaking halaga. Halimbawa, nandito ka sa Saudi Arabia, napulot ka ng 20,000 riyals, 40,000 riyals, mga malaking halaga. Ang dapat mong gawin diyan, ipasa publiko mo kung sino 'yung nawalan, no? Ibigay mo sa mga, halimbawa, i-announce mo, napulot ako ng pera ganito. Wallet ganito. Ipasa publiko mo. O di kaya, kung kaya mong ibigay sa mga polis, dahil yung mga polis naman, sila yung dito sa atin, ha? Kapag nasa Saudi Arabia ka, ewan ko sa Pilipinas. Dito sa Saudi Arabia, kapag ang isang bagay nawala, binabalik po yan. Binabalik po nila. Para sa akin, sa Masjidul Haram, nawala po yung pera ko doon, yung wallet ko, nawala. Nung may kumuha. Pero nabalik din sa akin. Ganyan po dito sa Saudi Arabia. Maraming kwento rito sa Saudi Arabia na nawawaling gamit nila at binabalik. Hindi ko alam sa Pilipinas kung pag sa Pilipinas ka naman nakakuha ng pera, itabi mo yan. I-announce mo. Tapos kapag lumipas ang isang taon na walang kumuha sa pera na yan, sayo na yan. Mag-aantay ka ng isang taon. Ano po? May katanong pa ba? Salam, ya Ustad. Kung sakali po ba nagsala ng witir tapos nakalimutan magkunot sa witir, tanggap po ba ang witir? Ang kunot, mga kapatid, hindi siya wajib sa witir. Hindi siya parte ng sala sa witir. Ano po? Maaari ka magwitir paminsan-minsan at minsan iwan mo rin siya. I mean, yung kunot. No? Hindi siya wajib gawin sa sala na kunot. Ang pagsasabi ba ng kasunod nang mali ay tama ay mutlak ba o hindi? Kasi alam nating may mga dalil na anto munaal at hindi muahal. Hindi ko magagets yung tanong ni Abu Rahma. Ang pagkasabi ba ng kasunod nang mali ay tama ay mutlak? Ang pagkasabi ng mali ay tama. Ang pagsasabi ba ng kasunod nang mali ay tama, ay mutlak ba o hindi? Pagsasabi mo ko dyan. Hindi ko mag-gets yung tanong ni Abu Rahma. Maalesh. Afwan. Hindi ko po mag-gets yung tanong ni Abu Rahma. Ang pagsasabi ba ng kasunod ng mali ay tama? Pagkasabi ng kasunod ng mali ay tama? Hindi ko mag-gets, kapatid. Narahma yung tanong niyo po. Pasensya na po. Kapatid na Amira, ano po, sa nagtanong, hindi ka magkakasala. Bakit ka magkakasala? Kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa kanya, yung boyfriend, girlfriend, bawal po yun sa Islam. Bawal po yun sa Islam. Boyfriend, girlfriend, bawal po yun sa Islam. Akida, si Mark. Akida, inshallah kapatid, tatalakayin natin yung akida sa sahih. Napakalaga ng akida. May mga libro ako dito, Usul al-Thalatha, Al-Qawaid al-Arba, Kitab al-Tawhid, napakalaga. Magandang suggestion yan kapatid, pero ngayong gabi, hindi po kasi Sabado ng gabi, hindi po akida yung talakayin natin. Pero kapatid, na Mark, inshallah,
Bibigyan natin ng oras yung akida dahil napakalaga nito. Jazakallah khair jaza sa pagpapalala sa akin. Assalamu alaikum Ustaz. May katotohanan ba ang isang panaginip? Shukran, mashallah. Ang tanong ni Khadija bin Abdul Munib, no? Mubin. Ang panaginip may katotohanan ba? Ang panaginip mga kapatid ito ay may apat na bahagi. Ang panaginip. Una, panaginip ng mga propeta. At ang panaginip ng mga propeta ay revelasyon mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag naginip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay revelasyon, kapahayagan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, panaginip ng mukmin. Ano po? Yung panaginip ng mukmin, ito ay maaaring mangyari. Pinapakita sa iyo para yung kwento ni Barsisa. Yung kwento ni Barsisa, tawag rito. Talakayin ba natin 'to o mahaba yung ano, yung sige, kwento natin ito. May isang abid na si Barsisa, ang pangalan niya. Ano po, siya ay nagsasala, mabuting tao siya, tapos malay siya sa fitna. Kumbaga, gusto niya mapasok lang sa paraiso. Hanggang sa mayroong magkakapatid, kung di ako nagkakamali, apat sila, apat o tatlo, no? Kalimutan ko na, hindi ko yung na-review, hindi ko na rin nabasa. Hindi lang, research natin. Research natin yung kwento, no? Kung ilan yung magkakapatid na yan. Kasi para makatiyak tayo kung ilan yung lalaki na yun. Kung ilan yung magkakapatid na lumapit sa kanya. Ito ay nabanggit sa Al-Bidaya wa Nihaya. Ano po? Ito, apat nga. Meron silang apat na magkakapatid na gusto mag-jihad, gusto makiba kalaban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At meron silang babae na kapatid. Ibig sabihin, lima lahat sila. Ano po? Ang ginawa nila, bago sila mag-jihad, gusto nilang pag-iwanan ang kanilang, kanino nila iiwan ang kanilang kapatid na babae. Ano po? Natakot sila kung iiwan nila mag-isa sa bahay ang kanilang kapatid na babae. Ang ginawa nila, kinausap nila si Barsisa. Sabi nila, Barsisa, maaari ba namin iwan sa iyong aming kapatid sapagkat kami ay makikibaka laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung sabi niya. Ngayon, si Barsisa tinanggihan niya sa unang pagkakataon. Sabi niya, hindi ko kailangan. No? Kumbaga, huwag niyo sa akin ipagkatiwala ang inyong kapatid. Kasi babae nga yun. Hanggang sa pagpupumilit ng mga lalaki na ito, yung apat sila, sabi nila, sabi ni Barsisa, sige, iwan niyo sa akin pero gumawa kayo sa kanya ng kanyang tahanan. No? Malapit sa aking templo kung saan ako nagdarasal. Ibang bahay siya. Kumbaga, may pagitan sa kanilang bahay at sa pagitan ng bahay ng babae. At kapag dumarating ang pagkain, ang ginagawa ni Barsisa, may lubid yun, no? Kumbaga, lubid, tapos kapag kumakatok yung babae, kapag oras ng pagkain na, ilalagay lamang ni Barsisa yung tataliin niya yung pagkain, tapos gagalaw niya yung lubid, tanda na may andun na yung pagkain. Ang gagawin ng babae, hilain niya. Hihilain niya yung pagkain. Ganun lamang, tuloy-tuloy ganun. Pero yung shaitan malakas. Ang shaitan malakas, ano po? Ang ginawa ng shaitan, parang binubulungan siya, huwag mo pahirapan ng babae. Ang gawin mo, ilagay mo na lang yung pagkain saan? Sa la-ila-ila, sa pintuan. At mag-ano kayo, katukin mo siya. Ganun ang ginawa ni Barsisa, yung pagkain, nilagay sa pintuan. Tapos kinakatok niya, hindi na yung pagkain. Hanggang sa, ang shaitan malakas, bulong ng bulong. Sabi niya, baga sinasabi siguro ng demonyo, sama mo siya kumain. Tanungin mo, kamusta siya? Hindi yung nag-iisa, palagi siya, kawawa naman siya. Sinamahan niya kumain yung babae, nagkwentuhan sila, at lumalo yung pagkasama nila. Ang nangyari sa kanila, may nangyari. Ang nangyari, nakagawa sila ng haram. May nangyari sa dalawang ito. At yun na nga, nabuntis nga yung babae. At si Barsisa, nabalitaan, napaparag na yung magkapatid. Yung apat na magkakapatid. At natatakot siya na malaman ng magkakapatid na nakagawa sila ng zina, adultery. At dahil ang hukom yun, papatayin sila. Ano po? At ang ginawa ni Barsisa, no, pinatay niya yung babae. At yung babae buntis, siya yung ama. Tingnan niyo mga kapatid, pinatay niya yung babae at yung babae buntis. Nabuntis pa yung babae. La ilaha illallah. Allahu musta'an. At nilibing ni Barsisa yung babae, dumating magkakapatid. Sabi ng babae, ano magkakapatid, ya Barsisa. Ya Barsisa. Ano ang nasa na yung kapatid namin? Sabi ni Barsisa, ang inyong kapatid ay namatay na. Nadatnan siya ng kamatayan habang kayo ay wala dito sa wala kayo dito sa amin. Siya yata na kamatayan. Nadatna ng kamatayan. At yung magkakapatid sila ay naniniwala kay Allah. Malakas ang kanilang pananampalataya, ang kanilang iman.
tinanggap nila ang katotohanan doon dahil dahil ito ay tadhana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinanggap nila. At nung ganito na ay nangyari, hindi nila sinisibarsisa, hindi na nila ano pa binusisi o sinuri, kumbaga nagtanong-tanong pa, hindi. Tinanggap nila na bukay sa kanilang kalooban na namatay ng kanilang kapatid. Ngayon mga kapatid, nung natulog na sila gabi, ang demonyo nagpakita sa magkakapatid. Sa panaginip. Nagpakita saan? Sa mga panaginip nila. Tapos ikinuwento yung buong pangyayari. Ganito ang nangyari, sa umpisa, ganito, hanggang sa nabuntis, tapos pinatay niya. Tapos nagising isa. Sabi niya, bakit ka nagising? Sabi niya sa kanila. Nanaginip ako sa ganito. Ganito yung napaginipan ko, yung kapatid natin, ganito nangyari. Sabi ng pangalawa, yan din yung nakita ko panaginip ko. Yung pangatlo, yan din yung nakita ko panaginip. Yung pangapat, yan din ang nakita ko panaginip. Hanggat sa pare-pare sa nakita ng panaginip at pinuntahan nila kung saan inilibing ang babae sa kanilang mga panaginip. Nung nakita nila, ang bangkay nilang kanilang kapatid, patay nga, at totoo nga, buntis nga, kinuha nila nga si Barsisa. No? Pinausahan nila si Barsisa, saan papatayin ka namin. At sa mga sandaling ito, no, dumating si Shaitan sa kanyang anyo. Nagpakita ang demonyo. Nung nagpakita ang demonyo, ano yung ginawa mga kapatid? Sabi ng demonyo sa kanya, magsujud ka sa akin. Sabi niya ng demonyo, ako yung nag-utos sa'yo na gumawa ng ganito hanggang sa makapagzina ka. Ngayon nandito ako para tulungan ka. Gusto mo bang iligtas kita sa kalagayan mo ngayon? Sabi ng ni Barsisa, oo, iligtas mo ako. Sabi ng demonyo, magpatira pa ka sa akin. Magsujud ka sa akin, iligtas kita. Ang nangyari, nagsujud si Barsisa. At ito yung pagkakataon, akala na magkakapatid, nagtawba na yung lalaki na ito dahil nakasujud siya, pinatay ngayon si Barsisa. Namatay siya saan sa mga kapatid? Sa shirk. Saan siya namatay? Sa paggawa ng shirk. Ano po, kaya nakatakot ang paggawa ng kasalanan. Dapat sa isang Muslim, iwasan niya ito hanggat sa abot ng kanyang mga kaya. Ang sahid dito mga kapatid, regarding sa panaginip. Sinabi natin kanina, ang unang panaginip, panaginip ng mga propeta at ito ay revelasyon. Pangalawa, panaginip ng mga sumasampalataya at ito ay totoong panaginip. Mangyayari ito. Pangatlong panaginip mga kapatid, ito yung panaginip na mula sa demonyo. Yung makita ka ng mga haram, nakakatakot, ganyan. Walang koneksyon yan. Ano po? At yung pang-apat na panaginip, yung panaginip na normal. Halimbawa, bata ka pa, nanonood ka ng Dragon Balls, tapos na panaginip mo, lumilipad ka, normal na panaginip niya mo yun dahil kayo yung nakikita mo. Okay, minsan nanaginip ka, naglalaro ka ng basketball, napapanaginipan minsan, dumadakdak ka, no? O kaya player ka ng NBA, mga normal na panaginip lamang po yan. Ano po? Sana maliwanag sa nagtanong sa atin. Allahu alam. La ilaha illallah. May tanong pa po tayo? Ato, tanong ni Maharda. Paano kung nakita ko ng pera ay maliit lamang? Example, 1,000 real below. Ano ako? 1,000 real, depende po yan. Allah alam kung ano yung gagawin mo dyan. Pero tingin ko, sa akin palagay, no? Kasi ang mainam, ibalik mo yan. Kasi malaking halaga rin yan. Baka yung may-ari niyan, mas mainam na ibalik mo yan. No, i-announce, sabi mo, nakapull ka ng pera, ganito, sino yung nawawal ng pera? O kaya kung kaya mong dalhin sa mga, sa pulisya, kung ano yung decision ng pulis sa'yo, kunin mo yan, wala akong magagawa dun. Kasi bibigyan nila sa'yo yan. Dahil siya napunot mo yan. Ang maganda, ibigay mo sa pulis, no? Pumunta ka sa pulis, sa opisina nila mismo, sabi mo, nakapulot ka ng 100 real. Ano yung gagawin nila rito? Ganun yung mangyayari yan. Dahil meron ditong kesin, yung lugar ng mga nawawalan. Yung mga lugar ng nawawalan, tapos yung mga, halimbawa, nakawalan cellphone, may lugar dito sa Saudi Arabia, na yung mga nawawalan gamit ay nandoon. Kahit pera, kahit wallet, nandoon po yan. Ganyan kaganda ang Saudi Arabia. Ano po? Sheikh, request walang topic niyo, akida. Po, huwag delete sa wall nyo para makapanood ulit. Ah, okay, kung mag-topic tayo ng akida. Ito si Abu Rahma, yung nagtatanong kanina. Ang pagsabi ng fama ba'dal haqq illa dalal ay mutlak po ba o hindi? Kasi alam natin na mayroong mga dalil na muallal, ayun, at gayro muallal. Kasi maraming taong nag-aatake pero ang mga dalil naman nila ay dhaniyat. Masyaallah. Talib al-ilm ito nagtatanong si Abu Rahma. At alam natin na ang ijtihad ay hindi kayang sirain katulad ng
katulad ng kanilang ijtihad. Regarding sa ayan na yan, sa mga ba'dal haqq ila dalal, mutlak ba yan o hindi? Allahu alam, kapatid. Hindi ko po saklaw sa kaalaman yan. Maganda i-review natin, at tanong natin sa mga scholars natin, sa mga sheikh natin, mutlak ba yan o hindi? Salamat kay Ustad. Wala ba akong kasalanan dun sa napulot kong 50 riyal at binigay ko sa kasama kong Indonesia at inisip kong sadaka nang nakaiwan ng pera? 50 riyals, tas binigay mo. Kapag natiyak mo, wala na may-ari yun, kumbaga malayo na, at wala talaga naghanap, tas binigay mo, siya alam, may reward ka purong kapatid. May katanungan pa po ba? Wala nang katanungan, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad. Pasensya na mga kapatid, humaba tayo na gabi na tayo. Jazakumullahu khairan jaza. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong na kapatid natin panghuli regarding sa tauba. Kasi palagi tayo nakagawa ng kasalanan. Tuwing nakagawa ng kasalanan, magtawba ka. Tuwing nakagawa ng kasalanan, magtawba ka. Pabalik-balik kang magbalik loob kay Allah, magtawba sa kanya at huwag kang magsisi. Ano po, salamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunan ko lang po sabi ng kapatid na born Muslim, kapag daw nagpakain ka ng pusa. Ha? Ano to? Na born Muslim, kapag daw nagpakain ka ng pusa. Kapag nagpakain ka ng pusa, may reward ka. May reward ka makukuha. Sa pusa, sa lahat ng hayop po, kapag nagpakain ka, makakakuha ka ng gantimpala. Ano man sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat may atay, no? May atay na pinakain mo, ikaw ay makakakuha ng gantimpala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.